ang Huwebes ng buwan, kaya alam na this best, dear best na naman. Namimiss ko kayong mga nakikinig dito sa Dear Best. Isang buwan din from last time. Pasensya na mga best, may sipon ako kaya yung boses ko ay kakaiba. Kaya best, hindi ko na patatagalin pa, simulan ko nang basahin ang sulat ng ating sender of the day. Dear Best, isang araw, somewhere sa Pinas, nakilala ko ang Prince Charming ng buhay ko, Best. Siya ay pinapangarap ng karamihan ng mga kababaihan. Gwapo, tapos ng college, and may kaya sa buhay. Pakiramdam ko, Best, ang swerte ko sa kanya. Marami ding nagsasabi na ang swerte ko. Kaya nang dumating ang araw na inalok niya ako ng kasal, ay agad akong pumayag. Siyempre, wala akong ibang narinig kundi ang swerte ko sa kanya. Wala nga akong narinig na nagsasabing ang swerte niya sa akin. Di ko alam kung bakit, Bes. Bakit ganun, Bes? Sa tingin ko naman ay swerte siya sa akin. Kung tutusin talaga, Bes, ay swerte din naman siya sa akin. Saan banda, Bes? Banda rito, banda roon. Hihihihihi. Bunggang kasal namin, Bes, kaya inggit to the max ang lahat ng kakilala naming marites. Pagkatapos ng aming kasal, ay pumisan na ako sa kanya sa bahay ng mga magulang niya. Masaya ang pagsasama naming mag-asawa, Bes. Dahil sa nag-iisa lang siyang anak, ay spoiled siya sa magulang niya. Dumating ang time na nabuntis ako, Bes. Pagkapanganak ko, ay nag-iba ang pananaw ko sa buhay. Naging mas mature ako, Bes. Habang ang asawa ko ay immature pa rin, ang gusto na lang maging baby forever ng magulang niya. Nagising ako sa bangungot ng buhay ko, Bes. Nabuksan ang mata ko sa katotohanan ng buhay na dati ay nakapokus lang sa isang point ng side of life. A baby can change a parent's world dahil binago ng buhay ko ang halos lahat sa sarili ko. Narealize ko na di ako swerte sa asawa ko. Dahil umaasa lang siya sa magulang niya kahit may anak na kami. Ayaw maghanap ng trabaho ng asawa ko, Bes. Gusto lang niya nakatambay sa bahay. Kumakain naman kami, Bes, kasi napapakain naman kami ng magulang niya. Ibang usapan na kasi, Bes, dahil may anak na kami. Ayaw maghanap ng trabaho ng asawa ko. Gusto lang niya nakatambay sa bahay. Gusto ko matuto ang asawa ko na tumayo sa sariling paa dahil may anak na nga kami, Bes. Nahiya na ako sa mga magulang niya dahil nagtatrabaho din naman ang mga magulang niya, Bes. Kaya nakakahiyang maging palamunin lalo na tatlo na kaming bubuhayin nila. Di ako mahiyang sabihin na irresponsible ang asawa ko, Bes. Ngayon ko lang ito na-realize, Bes, dahil may anak na kami. Hindi na pwedeng bubuhayin lang kami ng kanilang mga magulang. Wala siyang alam sa buhay, Bes. Ang alam lang niya ay umasa sa magulang niya, kaya lagi kaming nag-aaway. Lagi akong lumalayas sa kanila, pero bumabalik din naman ako kasi wala akong pambili ng gatas at diaper sa anak ko, Bes. Gusto ko ngang magtrabaho, Bes, pero di ko kayang iwan ang anak ko.
nakakonsumisyon ako lagi sa asawa ko na ang alam gawin ay tulog, kain, manood ng TV, maglaro sa cellphone, makipag-inuman sa barkada. Parang buhay binata pa rin ang asawa ko, Bes. Kaya minsan, naiiyak na lang ako. Hanggang sa kasalang namin na narinig ko ang salitang ang swerte ko sa asawa ko. Patugan ng asawa ko, Bes. Yung kagapuhan niya ay walang silbi sa marriage namin. Kaya aanhin ko ang kagapuhan niya. Aanhin ko ang may kaya siya sa buhay, pero di naman siya kundi ang magulang niya. Kahit anong sermon ko sa kanya, Bes, ay parang di naman tumalab sa kanya. Ang hirap magpalaki ng asawa, Bes. Hanggang dito na lang, Bes, ang iyong sender. Tawagin mo na lang akong Mrs. Swerte or Not Swerte. Maraming salamat, sender, sa pag-share ng iyong story. Sigurado ako maraming makakarelate sa iyong story, sender. Sigurado din ako na isa sa mga nakikinig ngayon ay nakakarelate sa iyong story, sender. Kaya maraming salamat sa pag-share ng iyong story. Hindi lahat ng asawa or ng babae ay may lakas loob na mag-share ng kwento ng buhay nila. Kasi nga, 'di ba, kung ano, parang kahihiyan mo din kung ano yung asawa mo, kung kahihiyan mo din kasi nga asawa mo, pero share ka lang ng iyong story ng buhay, which is good kasi sigurado ako na kahit papaano ay makakatulong sa nararamdaman mo ngayon ang pag-share ng iyong story. Kaya maraming salamat. Ipagdasal mo na lang ang iyong asawa, sender. Sa nakikinig ngayon, ipagdasal nyo rin ang ating sender of the day. Kasi medyo na mahirap din yung sitwasyon ng ating sender of the day. Kasi nga, wala ka nang magawa, sender. Kasal na kayo. Siyempre, for better or for worse, para din sa anak nyo. Kaya magdasal ka lang, sender. Let up everything to God na lang. Kasi malay mo, magkahimala at magbago ang iyong asawa. Tulungan ka din naming ipagdasal. Magdasal ka lang, sender. Kung talagang yon ang kalooban ng Panginoon na maghiwalay kayo or iwanan mo siya or kung hindi man magiging happy yung kalalabasan ng marriage mo, sender, ay kung kalooban ng Diyos, talagang wala na tayong magagawa dun. So, magdasal ka lang, sender, na sana bigyan ka ng kas at mahabang pasensya sa asawa mo. Maraming salamat, sender, sa pag-share ng iyong story. Nakikinig ka man ngayon, maraming salamat sa pakikinig kahit malat ang boses ko. Kung may tanong, istorya, or mensahe ka man gustong i-share, ipadala mo lang sa akin. Or kung gusto mo lang ipagdasal ka namin ng mga nakikinig, ay ipadala mo din sa akin. See you sa unang Webes sa susunod na buwan ng Marso. Thank you for watching and don't forget to subscribe to get updates for a new video.